ang balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamaho, mga boksingero. So mga par, sa panayam nga po ng fight hype sa dating 2 Division World Champion Timothy Bradley, napagkwentuhan ito mga idol ang posibleng senaryo sa magiging bakbakan ng dalawang super bantamweight superstar sa pagitan ng unified champion Stephen Fulton at ng former undisputed champion na Uye Inoue. Ayon kay Bradley Boy mga idol, isang magandang laban daw ang mangyayari kapag nagharap ang dalawang boogeyman. Subalit hindi niya daw nakikita mga idol na sa laban na to mananalo si Fulton. Hindi niya naman daw minamaliit ang kapwa nito Amerikano. Aminado naman si Bradley na magaling naman daw na technical boxer itong si Fulton at isa sa mga solid na 122-pounder. Sadyang ibang level lang daw talaga mga idol ang Japanese monster sa bakbakan. Si Inoue daw kasi mga idol, ang klaseng boxer na talagang consistent sa kanyang ginagawa sa ibabaw ng ring, lalo na sa kanyang mga power punches, jab at pagiging durable nito sa laban. At hindi niya daw nakikita mga idol na kayang tumagal ni Fulton kapag ganitong klaseng fighter ang kaharap niya sa loob ng 12 rounds sa bakbakan. Kumbaga mga idol, kaya daw magpakawala ng Japanese monster na mga power shot na consistent sa lakas ng kamao nito hanggang sa dulo ng laban. At hindi pa daw natin nakita si Fulton na nakipaglaban sa ganitong level kagaya ni Inoue. Dagdag pa ni Bradley Boy mga idol, wala naman daw lakas na taglay si Fulton para durugin at tinakot ang Hapones at masecure nito ang panalo. Siya daw ang fighter na mahilig mag-outbox ng kalaban sa ibabaw ng ring. At paano mo daw ito magagawa mga idol sa isang kagaya ni Inoue na mahilig humanting ng kalaban at meron talagang bad intention sa iyo? Napapatulogin kanya gamit ang lakas ng kamao nito sa bakbakan. At ito nga rin ang sinasabi natin mga idol, na mahirap talaga talunin si Inoue kapag isa ka lamang technical fighter. Ang tanging makakatalo lang sa kagaya ng Hapones mga idol, yung fighter na merong isang suntok na magpapawindang sa kanya sa bakbakan, kagaya sa ginawa ng ating Filipino Flash Donito Donaire Jr. sa kanilang unang laban, na makailang beses sumayaw ang tuhod ni Inoue sa patama ni Flash. Subalit kulang sa kunting lakas kaya nakarecover ng maayos ang Hapones sa bakbakan. If you're not ready every second, every minute of the round with a guy like Inoue, it's gonna be hard. It's gonna be hard to compete. Samantala sa parehong interview ni Bradley Boy mga idol, hinalintulad niya ang bakbakan ni Fulton at Inoue sa naging sagupaan nila dati ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Kagaya niya malamang si Fulton daw mga idol, umaasa daw na siya ang mananalo sa bakbakan na to. Sa una daw kasi mga idol para kay Bradley, nararamdaman niya na siya ang mananalo kontra kay Pacquiao, pero nagulat siya na mas better pa daw ang Pinoy legend. Kumbaga mas angat pa rin sa kanya ang Pinoy sa kahit anong aspeto sa bakbakan. Hinihintay pa daw ni Bradley Boy mga idol na magkaroon ng butas sa laban si Boss Manny para umatake ito, pero wala, consistent daw talaga ang Pinoy sa kanyang galawan. At ganitong ganito raw ang posibleng maging galaw ni Inoue sa unification fight nito kontra kay Fulton. Because he was asking me how was it in the ring with Pacquiao. It was like I was in the ring, I knew I was good, but just like he just did everything better. I was like,